Magandang araw sa inyo mga kaibigan. Itong ating almusalita sa araw na ito, Lunes Santo, April 11. Ang Ebanghelyo natin ay John 12:1-11. Ako po si Padre Luciano Feloni, Paris Priest ng Kristong Hari sa Diocese of Novaliches. Ang Ebanghelyo ngayon ay ang pag-a-anoint kay Jesus ng kapatid ni Lazaro. At nagreklamo ang mga alaga dahil ginamit niya ng napakamahal na perfume, no? And sabi ng ganito, Judas Iscariot, the disciple who was to betray Jesus, remarked, "This perfume could have been sold for 300 silver coins and the money given to the poor." Judas indeed had no concern for the poor. He was a thief. And as he held the common purse, he used to help himself to the funds. But Jesus spoke up, "Leave her alone. Was she not keeping it from the day of my burial? The poor you always have with you, but you will not always have me." Magandang reminder ng Panginoon na minsan kailangan bumawi ka habang buhay ang taong mahal mo. At kailangan bumawi at gumastos at spoil them. Bigyan mo ng kastusan mo sila bilang palatandaan na mahal mo sila. And minsan tinitipid po, and then kapag sila ay biglang nawala, bigla tayo nagsisi na ba't hindi ko dinala si nanay sa ganitong lugar, ba't hindi ko nilabas si tatay sa ganitong lugar, ba't hindi ko silang pinuntahan sa probinsya, ba't tinitipid yung pamasahe. Minsan, yun naisip natin yung gastos, malahudas naisip. Sayang ang gastos. Pero ang kay Jesus is, kapag pwedeng bumawi sa taong buhay, hindi siya forever will be there, sabi ng Panginoon. You will not have me all the time here in the flesh in front of you. Pakakataon ng bumawi ng iyong pagmamahal, ipakita ang iyong pagmamahal, iparamdam ang iyong pagmamahal. Do it for the Lord. Do it din sa mga tao mahal mo sa buhay. Huwag mong isipin na sayang ang oras, ang pera, ang anuman gagamitin mo upang iparamdam sa kanila ang iyong pagmamahal. Hindi po ito sayang. Sayang kung hindi mo nagawa. Sayang kung hawan sila ay buhay, hindi mo pinaparamdam ang iyong pagkalinga, pagmamahal, paglalambing. Yan ang sayang. Kung nagustuhan mo ang video ito, please pass it on. Punoy natin ang good news sa social media. Gawin natin viral araw-araw ang salita ng Diyos. God bless.